Magandang araw sa inyo lahat. Sa episode na ito ay tatalakayin natin ang buhay ni Judas Iscariot, ang alagad na nagkanulo kay Jesus. Ano nga ba nangyari sa kanya pagkatapos ipako si Jesus sa krus? Alamin natin ang mga detalyeng bumabalot sa kanyang kapalaran matapos ang isa sa mga pinakakilalang pagtataksil sa kasaysayan. Tara, simulan na natin. Si Judas Iscariot ay isa sa 12 alagad ni Jesus. Siya ang nagkanulo kay Jesus sa mga punong pari kapalit ng 70 pilak. Ayon sa mga ebanghelyo, hinalikan niya si Jesus upang ituro ito sa mga sundalo na nagresulta sa pagkakaaresto ni Jesus at kalaunan ang kanyang pagpapako sa krus. Matapos ang pagkanulong ito, nakonsensya si Judas sa kanyang ginawa. Ayon sa ebanghelyo ni Mateo, binalik niya ang 30 pilak sa mga punong pari at sinabing, "Nagkaasala ako dahil ipinagkanulo ko ang walang kasalanan." Ang pagkamatay ni Judas ay isa sa mga pinagtatalunang bahagi ng kanyang kwento. Ayon sa ebanghelyo ni Mateo, matapos niyang ibalik ang mga pilak, umalis siya at nagbigti sa sarili. Samantalang sa aklat ng mga gawa ng apostol, isinasaad na si Judas ay bumili ng isang bukid gamit ang perang pilak at doon siya bumagsak na nagresulta sa pagkawasak ng kanyang katawan. Bagamat magkaiba ang detalye ng kanyang kamatayan sa dalawang aklat, parehong sumasang-ayon na nagtapos ang buhay ni Judas sa isang trahedya. Ang pagtataksil ni Judas ay nagdulot ng malaking epekto sa mga unang Kristiyano. Sa kabila ng kanyang pagtataksil, ang kanyang pagkilos ay bahagi ng mas malawak na plano para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kanyang kasaysayan ay naging babala at aral sa kahalagahan ng katapatan at pananampalataya. Ang pangalan ni Judas ay naging simbolo ng pagtataksil at kawalan ng tiwala sa maraming kultura at relihiyon. Maraming mga teologo at scholar ay nagbigay ng iba't ibang interpretasyon sa karakter ni Judas. May mga nagsasabi na siya ay isang biktima ng kanyang sariling kahinaan at kawalan ng pananampalataya, habang iba naman ay niniwala na ang kanyang pagkakanulo ay bahagi ng isang mas malaking plano ng Diyos. Ang mga pananaw na ito ay nagpapakita ng komplikadong kalikasan ng kanyang karakter at ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Ang kwento ni Judas ay nagbigay inspirasyon sa maraming likhang sining, literatura at pelikula. Sa iba't ibang interpretasyon, siya ay pinakita bilang isang trahedyang tauhan na nadala sa kanyang mga sariling takot at ambisyon. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay ng malalim na pagninilay sa mga manonood at mambabasa sa buong mundo. At dyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Judas Iscariot at ang mga pangyari matapos ipako si Jesus sa krus. Ang kanyang buhay isang paalaala sa atin ng kahalagahan ng katapatan at ng mga posibleng kahinatnan ng pagtataksil. Sana may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli!